Kumusta kayong lahat? Muli akong magbabahagi ng pang-30 kwento sa inyo. At sisimulan ko na ang kanyang istorya. Isa din siyang miyembro ng PIWAP. At samahan niyo akong pakinggan ang istorya ng buhay niya. Magandang araw po. Ako po si Jojin, o mas kilala bilang Joy. Nabuntis po ako sa edad na 16. Ang tatay po ng anak ko ay 26 years ang gap namin. 17 years old po ako naging ina na ako. Pero sa klap ng panahon, sa mura kong edad, pinaglaban ko ang anak ko kasi gusto ng ama ng anak ko ipalaglag. Nagalit at nakipaghiwalay ako sa kanya. Umalis ako ng bahay at nagtago sa magulang ko dahil sa takot ako na baka yun din ang sabihin ng magulang ko na ipalaglag ang aking anak. Pagdating ng 6 months ng pagdadalang tao ko, nalaman din ng magulang ko. Pinauwi ako sa bahay at pinagsama kami ng tatay ng anak ko. Pagdating namin ng isang buwan, gumulo ang buhay ko kasi may ibang babae pala yung tatay ng anak ko. Pinalayas ko siya. Sa pagdalang tao ko, marami akong pinagdaanan. Nagkasakit ako, nagkaroon ng low potassium, hindi ako nakalakad. Yung mas masakit, hindi ako napapansin ng mama ko ni tubig, hindi ako na mabigyan. Kasi kailangan pa ng mama ko unahin ang kapatid ko na patayuin, painumin at pakainin dahil low potassium din po ang kapatid ko. Habang nakahiga din siya, pilit siyang tumatayo at inaabot ang baso na may kunting tubig. Sabi niya, "Joy, inom ka ng tubig, pagkulang sabihin mo kung kukunan kita sa baba." Sabi ko naman, "Salamat, okay na to at baka malaglag ka sa hagdan." At ako, pinilit kong pumunta sa health center para prenatal. Yun nga sabi ng midwife sa akin na dapat sa hospital ako pumunta at doon magpa-check up kasi delikado raw yung pagbubuntis ko. Yun nga wala akong magawa kasi kailangan kong maging matibay. Pumunta ako ng hospital at doon tambak ang reseta ko dahil liquid at inject, kinaya ko lahat kasi naawa na ako kay mama. Dumagdag ako sa pasanin niya. Yung pagdating ng panganganak ko, wala akong iniisip kundi dapat maging okay ang lahat. Kita ko kasi ang mama ko takot at awa sa akin. At sa awa ng Panginoon, isang oras lang lumabas ang anak ko na ligtas. Ligtas kaming dalawa at yung anak ko tumimbang ng 4 na kilo. Yun paghapon, umuwi kami agad sa bahay dahil yung papa at mama ko nasa trabaho. Napilitan akong gumawa ng gawaing bahay. Wala kasi akong pag-uutusan sa kapatid ko na may sakit din. Nagsibak ako ng kahoy at iba pa. Araw-araw akong pinapagalitan ni papa dahil sa nangyari sa akin. Minsan pinapahiya niya ako sa daan. Minumura niya ako. Tinitiis ko yun kasi may kasalanan ako. Kahit masama ang pakiramdam ko, kahit puyat ako sa pag-aalaga ng anak ko, pilit kong bumabangon para tumulong sa gawaing bahay hanggang sa bumigay yung katawan ko. Hindi kasi ako napapansin ng mama ko kasi busy siya sa pag-alaga ng kapatid ko. Di niya alam, nag-bleeding na ako. 8 months, isang buwan, 2 beses akong nadadatnan at hindi ako gumagamit na ng napkin dahil diaper na ang kailangan ko. Walang-wala na ako nataranta ang mama ko kasi di niya alam ang gagawin kasi may kapatid pa akong sinugod sa ospital.
at nirepair ako ng bakulod. Hindi na alam kung anong nangyari sa akin. Ang sakit, napakahirap ng sitwasyon namin kasi ako sa ospital, yung kapatid ko naman nasa bahay dahil may sakit din. Pinilit kong makarecover agad pero matindi ang paghihirap ko kasi 5 bag na dugo na ang dapat idagdag sa akin. Sa awa ng Panginoon, nabuhay pa rin ako at nakauwi ng ligtas. Pero ganun pa rin ang pag-uwi ko, kailangan tumulong sa gawaing bahay. At araw-araw akong napapagalitan at minumura ng papa ko. Trato niya sa akin ibang tao. Pagkaraan ng 1 taon, nagkaroon ako ng nobyo. Mas lalong nagalit ang papa ko. Dumoble yung mura sa akin hanggang sa nagdesisyon akong kitilin ang buhay ko. Uminom ako ng 3 tabletas na gamot. Pero bakit ganun? Nagsuka lang ako at pagising ko, buhay pa ako. Sinabihan ako ng nobyo ko na mabuhay ka para sa anak mo, magpakatatag ka. Yun nga, nagpakatatag ako at nagsama kami ng nobyo ko. Pinakita ko sa papa ko na kahit mahirap, bumukod kami. At sa ngayon, ito na ang buhay ko. Kapos man kami sa pinansyal, okay lang. Magagawa naman ang paraan. Nadama ko ulit na may nagmahal sa akin, na may magmamahal pala ulit sa akin na tatanggap, pati sa nakaraan ko. Napakaswerte ko kasi inalagaan niya ako at tinuring na anak yung anak ko. Mas close pa nga silang dalawa kaysa sa akin. Nagkakasundo silang dalawa. Hiling ko lang sana wag magbago ang kadibin ko. Mag-anim na taon na po kami. At hanggang dito na lamang ang aking kwento. Ay, masakit sa puso ang kanyang kwento. Nakakasakit lamang sa puso na may mga magulang pala na kumbaga hindi patas ang pagtingin sa mga anak nila. Yung isa lang ang tinitingnan, kahit sa mga magulang, kahit nagkamali ang anak natin, huwag naman natin silang pakitaan ng masama. Huwag natin sila ipahiya. Dahil tao din naman yung mga yan. Nasasaktan din yan. Kaya lalong nagiging ganyan ang mga ugali ng mga bata dahil din sa magulang na ang pagtrato sa mga anak nila ay mali. Kaya kung nakagawa man ng kamalian ang anak nyo, hindi naman yun ibig sabihin na hindi na sila magbabago. Dapat lalo nyo silang tulungan upang umangat. At dito ko natatapusin ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Piliin nyo laging maging masaya. Salamat guys!